Welcome po sa lahat ng aking mga viewers at subscribers. Ngayon ay meron naman tayong gagawin. Ito po ang ating L-Rod dowsing. Ito ay upgrade na. Itong ang sukat, ang number at sukat nito 15 inches. Dito ay yan, no? 4 15 by 4 by 4 inches ang number ng rod. Ang laki ng rod ay 5 5 3 2. Ang number niya, bronze rod. Yan. Sunod, itong tube na ang sukat niya 1/2 inch bronze tube. Ito siya 1/2 inch, diameter niya 1/2 inch, and diameter 1/2 inch, 1/2 inches in diameter niya, diameter 1/2 inch and diameter niya, tapos ang haba 3, at sa mayroong kadugtong niya dito, ganyan siya, haba niya ay 5 inches. Half diameter tube, bronze tube. Bronze tube. Tapos 5 inches ito, dalawa 5 inch ang haba, 2.5 meter, 5 inch. Five inches ang length, haba niya. Ito, itong bearing. Apat ang kailangan mo nito. Apat ang kailangan. Ito ang bearing number is 624Z. GG, 624. Number niya. Yeah. 624. So, apat na bearing. 4 pieces bearing. Yang size niya, 624 or 1/2 by ang hanap, 1/2 dito. Yung sa labas at dito sa loob ay dyan sa mga 5-3 to yata to. 6-2-4 number. 6-2-4. Yan. Tapos, kailangan mo nito para sa fittings niya sa dugtungan dito. Yan. Ang fit niya. So, ito ay upgraded na din na dowsing rod. Pwede din itong balahan. So, ngayon, ito na ang ating gawin. Pisa na natin. So, ito, dalawa. Kailangan mo nito. Uh,
2 pieces. Ito. PVC pipe. PVC pipe. One up lang. Size. One up size. So, yan, kailangan mo. Ito, bearing. Apat na bearing. Yan. Apat yan. So, ito din, dalawa. This is pipe, Malaki ito. Katingin mo lang dyan. Ito, kalaki ang gawin mo. Ayan. Ayan ito. Ganito lang, Ito, magputol ka lang ng 1 inch kahaba. Taas niya, tapos kuhaan mo siya ng 3/4. Yan, dito. 1/2. Dito banda. Yan. Kuna mo siya ng 1/3. Ayan, Ito, 1/3 to. Yan, So, ganito kalaki ang makuha mo. At pag ihalob mo siya, gamit ka ng torch. Kaya ito, butin na torch. Para magawa mo siya ng gaya nito. Ito pang fittings natin dito sa handle. Yan, para magdugtong sila. Kasi ganito ang paggawa nito ngayon. Pakita ko sa inyo kung paano ito paggawa. So, ngayon ito na. Gawin na natin. Sana natin. So, yan ang mga kailangan na kailangan natin na mga materials. Yan, bronze na 5-3 to ang number. Bronze rod. Ang haba niya ay 15. Ito, 15. Galing dito. Ito dyan, 15. Tapos, by 4 inches. Pwede mong gawin 16. 18. Mas mahaba. Pwede din 12. Ang pinaka nito, 12. Pinaka short na pwede mong gawin. 12 lang. 12 pataas. Hanggang papunta. Pwede pa 20. Gusto mo. Basta ito sa akin, 15. Ito ang version 3 na upgraded na L-rod housing. So, ngayon ay ganito ang paggawa. So, ito guys, pisahan na natin. Wa, meron ka na ganito. Ito na siya. Nahalob mo na siya. So, ang una mong gawin, ito, papasok natin dito sa itong bearing. Apat ito. Yan natin, Ang bawat isang handle ay dalawang bearing para balance siya. Yan, bearing. So, gaya ito. Papasok natin dito siya. Ito, anuin mo ng liha. Kasi, ang natural, hindi siya papasok. Ito, Ito siya, hindi ito papasok. Kung hindi mo siya lihain. Hindi siya papasok. Malaki siya, kunti. Papasok ito pero sa pilitan. Talagang idiin mo siya. Pero dapat huwag ganun kasi mahirapan ka. So, ang gawin mo ay kumuha ka ng sandpaper na 120 ang kapal. Tapos iliha mo siya. Ganun. Hanggang kumunti siya at makapasok na ito. Gaya ito. Gaya nito. Niliha ko ito. Ayan, Niliha ko ito. So, para makapasok siya. Ayan. Papasok na siya, Tama-tama lang ang fitting niya, Yan, Yan. Ganyan siya. Yan mo siya, Galing dito sa corner. Ito, Galing dito sa may gilid. Ang allowance mo hanggang
hanggang straight pa siya, mga siguro mga 1/2 inch. Huwag mo siyang ipasok na papasok na siya. Dito lang siya banda sa mas straight pa, pinaka last niya na ano, sa straight, sa straight siya banda. Niyan, no. Tapos itong isa naman dito din banda. May allowance, allowance ka lang. Ganyan, no. Ka nasikip talaga, oh. Dapat yan, pasok mo talaga. Yan. Kulang pa yan. Iniinu pa siya ng mga 1/2 inch lang ang allowance niya. Ayan, no. 1/2 inch or 3/4 pwede rin. Kasi ganun ang sistema niya, oh. Ganyan. Label siya diyan. Oh, yan siya. Kasi may dapat mag-allowance side dito kasi papasok ito diyan, oh. So dapat talaga mga 1/2 inch. Yan. Oh, 1/2 inch siya para pagpasok niya may ano pa siya, oh. May clearance pa na makapasok ito. So 1/2 inch lang. Sukatin natin. Yan, oh, 1/2 inch, oh. Dito tayo umpisa sa 1, oh. 1/2 inch siya. So yan. Tapos dito naman parang 1/2 inch din, oh. 1/2 inch din siya. So yan. So 1/2 inch lang. Yan, oh. Tingnan nyo. Ayan, oh. Oh. Oh, 1/2 inch. So pagkatapos ay lagyan ng shoe glue. Iwasan na ang shoe glue makadikit dito sa bearing na sa center niya, yung may ano niya, ganyan. Dito lang banda siya. Dito ka lang magbigay, maglagay ng pansarad para hindi matamaan yung bearing. Ganyan lang, oh. Ayan lang siya. Yan lang siya. Yan. Piririto. Yan lang, diyan lang. Huwag maglagay do banda sa bearing, baka papasok sa loob, di na muna maikot. Didikit yung bearing. Ganyan. Tapos nang so tapos nang ganon, then dito tayo sa isa. Dapat pantay 'yon, pareha 'yon. Pareho 'yon, ha. So madali lang kito katiit sa gawin o gayahin kung available lang ang mga materials dun sa area nyo. Ayan, pasok natin dito siya. So dito. Dapat pareho yun, no? Dapat pareho sila. Ayan, no? So, ano ito? Mas sobra. Sobra pa rin. Yan lang siya. Ah, ganyan, oh. Yan siya, oh. Yan. So dapat ganyan. Lagyan na natin ng shoe glue. Yan. Yan lang ang paglagay. Dapat huwag matamaan yung bearing. Mahirapan siya pag ikot pag mayroong ganun. Ganyan siya. Itong isa, nasobrahan ko ng ano. Nasobrahan ko sa liha. No, maluwag siya. Pero okay lang yun. Like is, lagyan mo naman ng ano. Ng shoe glue dito banda. Yan. Yan lang. Okay. Okay. Yan lang. Okay. Dapat dito na siya maano. Yan. Pwede kabilaan para sure na hindi siya
Yan. Okay. Ito na. So, okay na siya mga katits, oh. So, dapat, ano talaga, flat talaga ito. Dapat meron kang ganito, oh, carburandum. Para, pang ano mo dito sa ano, mapantay mo siya. Itong ganito, ganyan, oh. Para flat talaga. Para pag mag ano siya, mag-abot na dito ang ano, dapat wala siyang clearance. Mas maganda tingnan. Yeah. Oh. Flat. Tapos dito naman kabila. Yan siya, oh. Okay. Ito naman isa. Okay. Ito. Okay. So, ngayon, ang unahin natin, ito ay pasok natin dito muna. Dito ang una. Yan, oh. Pasok siya, oh. May clearance yan na kunti lang. So, ang anong dyan ay lagyan na lang ng para maluwag siya kunti, oh. Tama-tama yun ang clearance niya. Tapos ganyan siya, oh, mga katiits, oh. So, lalagyan mo na siya ng shoes glue para hindi siya matatanggal. Yan, oh. Ang paglagay nito, ganyan lang mga katiits, oh. Iano mo siya kunti, ah. Huwag mong i-level paglagay dyan siya, oh. Ganyan, oh. Tapos, saka mo na i-level ganyan. Anuhin mo sa kamay mo dito para pag ano, ipasok mo siya dyan, ganyan, oh. Okay, ano, level siya. Okay, ganyan, oh. Para huwag matamaan yung bearing, ha. Ingat kayo nga huwag malagyan ng bearing ng shoes glue. O sa peglo ito. Dapat dito lang sa gilid, oh, lagay mo siya, oh. Ano, ganyan, oh. Tapos, iano mo siya. Ayan, iikot mo siya. Ayan, tapos mamaya-maya ay magtigas na 'yon. Hindi mo na magalaw 'yon. Kaya ito, hindi ko na galaw, oh. Oh, pero hindi siya nag-straight. So, 'yan ang problema. Pag magganon ang sistema, ay anuhin mo siya. Tatamaan mo siya ng bakal dapat. Oh. Nan siya, oh. Hindi siya na hindi ko na-label, oh. So, dapat ay patamaan natin ng bakal para maano siya, papasok siya sa loob. Ayan. Ayan, ha. Ayaw na niya. So, ayaw na niya. Masyadong nadikit siya. So, yan ang problema. Ayan. Pwede pa rin, oh. Napapasok pa rin siya. Okay, ganyan siya, oh. Dapat label na siya. So, dapat label din dito. Oh. Dapat label, ha. Ah, may ano yan, oh. May kunting ano. Dapat label siya. So, ganyan siya mga katits, oh. So, ayan, oh. Okay na siya, oh. So, dito naman sa loob, ganun din. Dapat ang paglagay mo dito lang sa ano, sa gilid. Yan lang, oh. So, mag-spread na yon
didikit na yon, hindi na matatanggal. Yan siya mga katitso. Okay, ito na mga katitso, tingnan nyo. Oh, yan na siya. Oh, oh. So yan, pagkatapos nun, ito dito mo siya ilagay, no? Dito mo ilagay siya mga katitso. Ah, ganyan, oh. Yan. Talagang masikip ito para huwag matatanggal siya. Yan siya. Tapos papasok mo siya sa loob. Yan. Masyadong masikip. Teka. Masikip siya, masikip siya masyado. Itong isa, tingnan natin, we, pasok natin kung mas okay ito. Okay, itong isa, oh. Tama-tama lang, oh. Oh. Hindi siya masikip masyado. Yan. Yan na siya, oh. Yan, mga katiits, oh. Yan siya. So ito, kahit ganito siya kasikip, dapat lagyan mo pa rin ng shoes glue. Yan, dito sa gilid. Yan, sa gilid lang, oh. Yan lang, oh. Para sigurong hindi siya ano, nakakapit siya talaga. Ganyan. So, yun na mga katitso. Ito na takip. Patakip mo dyan. So, dapat ito ay ano pa, paliitin pa para di masyado masikip. So, ano mga katitsa, paliitin muna natin ito. Lihain natin. Yan, oh. Lihain natin ito. So, niliha ko na. So, ganyan siya mga katitso, pasok siya sa loob. So, ang haba nito ay 1.5. 1.5. Tapos ito ay 3.5. So, 5 inches siya kung i-ano mo siya. Idugtong mo siya, 5 inches siya. Ito na siya mga katitso. Ano, na ano ko na siya, liha. Tapos ito na siya mga katitso. Ayan, oh. So ayan siya ang ano niya, ang finished product niya, oh. Ayan siya mga katitso. Hindi mo balutin ng tape, pwede din pakinisin siya at spray. Ayan ang finish mga katitso. So ayan siya. Ito na lang, ano lang ito, linisin, pakintabin siya, tapos ispray nyo siya. Ingat lang, ah, huwag matamaan yung bearing kay para ano siya, magalaw po rin siya. Kasi pag matamaan yung bearing ng shoes glue, masisira ang ano niya sa loob. So ito na ang ating finished product, oh. Dito naman tayo sa isa, pwede din ganyan, oh. Ang paglagay, ganun din ang paglagay, ah. Huwag niyo kalimutan mga katisa, dapat naka-label siya ganun. Pero hindi mo pa siya nalagyan, lagyan ganyan, ganyan lang muna, oh. Para hindi siya matamaan yung bearing niya. Ayan siya, oh. Ayan. Tapos i-label mo na siya sa konti. Ayan. At langgal. Ganyan siya. Ganyan lang mga katisa, oh. Hintayin mo lang siya na sandali lang, mga ilang segundo. Okay na siya, oh. Dikit na siya mga katitso. Oh. Okay, ganyan lang.
Yan sa mga cottage. Oh. So madali lang. Ito, dito naman siya. Lagay naman dito isa. Yan. Isa. Yan. Kesya. Tapos ano? Yain na lang dito. So ito na siya mga katits. Ito na siya guys. Ito pangalawa na to. Yan. Yan siya. Okay. So ito na, malapit na ito matapos. Kulang na lang ito pakintabin. So, mas maganda nilagyan dito para hindi siya basta-basta matanggal yung ano, nilagay natin dito. Siguro sa sunod na mga video ay takita kung paano paglagay dito. Kasi madali yan itong aking video ngayon. Ipapaship ko pa ito ngayon. So, yan. Yan siya. Ito na mga katits, pwede ka din maglagay ng bala dito at nakakakuan din siya, nakadetect ng anong bagay ang ano mo. Yan. Ito na mga katiits, malapit na talaga siya matapos. So ito 5 inches to ang haba. 5 inches, ito ang version 3 ng elbow dowsing natin. Ganyan o. So yan ang ayan siya mga katiits. Ito kulang natin, i-demo natin ito sa mga sunod na pagkakataon. Ngayon masyadong busy muna ngayon. So ito na siya mga katiits. Yan. Makintab na siya. Yan. Tapos spray na lang ito para mas maganda siya tingnan at hindi siya magiba ang kulay. Spray mo siya ng Pilox. Ito siya oh. Yan. Sabi na natin itong ito ang pang final dito. Spray natin siya dito. Ito na ang finished product. Spray na siya, so makintab na siya mga katiits. So, yan o. Makintab na siya. Yan. Ang ating Elro dowsing na version 3 na pwede din natin na pwede na nalagyan ng bala. Ito walang mercury, walang anti-decoy, walang carbon. Pure ito. Mas maganda ito, pure. Mag-study pa tayo nito sa mga upgrading na gagawin natin. So ito yung mga katiis, yung ating elbow dowsing na version 3. So thanks for watching guys. Salamat sa patuloy niyong panonood at sana may matutunan kayo. At ito, madali lang ito gayahin guys. Wala itong mercury, walang carbon. Solid lang guys na solid lang na bronze. At effective ito. Gagana din ito sa mga site. Malakas ang pagdetect nito. Dahil sa solid bronze siya na mahaba. Parang direct antenna ito guys. Tapos ito, may chamber dito sa loob. So pwede ka maglagay ng bala dito. So basta alam mo lang paghawak, paggamit. As maganda ito guys, panglukit ng mga item. So
Salamat sa patuloy niyong panonood, guys, at shout out sa lahat kong mga subscribers at sa mga dati kong mga customer na kabili na sa aking mga gadget. Shout out lahat sa inyo, pati it's sana patuloy itong patuloy kayong manonood ng aking mga vlog. Marami kayong matutunan dito. So guys, thanks for watching.